हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। Ang isishare ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng improvised na multitester or multimeter. Yun ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon, lalo na sa mga baguhan. Kung sakaling mayroon kayong shop, pwede nyo magagamit ito. Pero bago natin umpisahan na ating tatalakayin ang diagram, shout out muna kay Kapanday07. Ngayon guys, ating tatalakayin ngayon ang diagram para lubos pong maunawaan ng mga baguhan. Ito yung circuit breaker natin, no? Ang symbols niya, circuit breaker, 15 ampere. Ito na siya, 15 ampere. Ito yung neutral sa line side at saka line 1 sa line side din. Sa load side naman, ito yung line 1 at saka neutral dito naman. Line 1 at saka neutral. Ang kulay ng line 1 natin na wire ay brown. Tapos ang neutral natin ay blue. Lagi po nating tatandaan guys, kung mag-perform tayo ng actual wiring, dapat nakapatay talaga tong circuit breaker natin para hindi tayo makuryente. Ngayon, pag-aralan natin ang connection. Ito yung lamp natin. Ito yung gagamitin natin na lamp. Ito yung sa outlet natin, no? Ito yung line 1 ng outlet. Ito yung neutral. Ito yung line 1. Ito yung neutral. Ang outlet kasi dito sa ibang bansa, makikita mo dito ang L at saka N. Ibig sabihin, ito yung line 1 at saka ito yung neutral. Ito naman yung ground. Ground natin, kung mayroon ka makikitang gano'n na symbol sa ground, ito yung ground natin. So, bali ito, hindi na natin to gagamitin. Ang gagamitin natin dito ang L or line 1 at saka neutral. So, ito na siya guys, no? Ito na siya. L at saka neutral. Ngayon guys, ang gagawin natin dito, ito siya, series connection to. Gagawa tayo ngayon ng saksakan para isaksak natin dito. Naka-series connection siya, no? Kung makikita natin. Mayroon siyang wire o rod na ating gagamitin. Pwede rin. Bali ngayon, ang connection niya ay nakaganon. Mayroon siyang rod. Mayroon siyang wire. Ito wire to guys. Ganon. Ito yung pang-testing natin sa ating ilaw o di kaya sa rice cooker, lahat na sa plancha. Itong dalawang wire na ito. Bali, ang connection niya ay naka-series, no? Single flow of current lang siya. Mayroon dito, halimbawa, pag ang ilaw, i-connect natin ang ilaw, gagana tong ilaw, no? Maglalight tong ilaw, maglalight din tong indication natin na ilaw. Ganun ang pag-testing yan, guys. Ngayon, burahin natin to. Pag ito siya, i-short mo ito, i-short mo niyan, ang dalawang wire, iilaw tong lamp natin. Ganun lang ang connection niya, guys. Ngayon, i-testing natin ngayon ang connection nito. Ang connection nito, guys, ang neutral natin, papunta ngayon sa lamp, no? Ito yung neutral natin, ito yung sa ilaw natin, sa line 2 ng ilaw natin, no? Line 2 at saka line 1. I-connect na natin ito, guys. I-connect natin to, itong dalawang ito. I-fold natin ang cable. Lagyan natin to ng electrical tape. Ganun lang sa kadali, no? Ilagay natin dito. Tapos ito namang line 1 natin, ilagay natin dito, guys. I-connect natin to sa L natin, sa line 1 natin. Sa switch dito natin i-connect. Kung makikita nyo dito guys, hindi naman kayo malilito kasi galing sa circuit breaker, papunta ngayon sa outlet natin. Ito na, no, i-connect natin dito yung wire. Galing dito sa line 1 ng circuit breaker natin. Ang kasunod naman yan, yung line 1 naman ng ilaw, i-connect din natin dito sa
Ibig sabihin, itong line 1 ng ilaw natin na kulay brown, i-connect natin to dito sa neutral. Tapos sigpitan natin, guys. Ngayon, takpan natin. Lagyan natin ng cover. So, ganun lang kadali ang connection natin. Ngayon, itong plug na ito, ikabit natin itong plug na ito ngayon. Ikabit natin dito. Tapos, ang rod natin, ito na yung pang-tester natin ngayon. Testing natin yung ilaw. I-on natin ang circuit breaker. Pag i-short natin to, guys, iilaw tong ilaw natin. Kasi naka-series connection siya. Ayan. Ibig sabihin, okay siya. Ngayon, testeran natin tong isa-isang ilaw natin. Kung iilaw ito at iilaw din ito, ibig sabihin, okay tong ilaw natin, hindi siya busted. Try natin. Ibig sabihin, okay yung ilaw natin. Umilaw siya, hindi siya busted. Ganon maggawa ng improvised tester natin. Umilaw din siya, hindi siya busted. Ito naman, umilaw din. Ibig sabihin, hindi siya busted. Ito siya, guys, hindi ka dapat matakot dahil naka-series connection lang naman siya. Hindi siya naka-parallel. Hindi siya magkakaroon ng shortage, kung makikita nyo, no? Ngayon, guys, itry din natin tong electric kettle natin, yung sa initan ng tubig. Itry din natin to i-testing. Ito kasi yung line 1 niya at saka line 2 sa ano natin, sa kettle natin. Ito naman yung ground. Kung tetestera natin tong ground at saka sa kettle, iilaw to. So, ibig sabihin, mayroon siyang ground, no? Ito yung ground natin. Ito yung line 1 at line 2 natin. Try natin to. Pag iilaw tong ilaw natin, guys, ibig sabihin, itong electric kettle natin, okay. I-on muna natin. I-try natin pa ilawin. Ayan, umilaw yung ilaw natin. Ibig sabihin, itong electric kettle natin, okay. Okay siya, no? Dahil umilaw yung ilaw natin. Mayroon siyang continuity. Ang natitrace up lang kasi nitong improvised multitester natin, ang continuity niya. Ayan. Pag umilaw, ibig sabihin, okay to. Pagpatayin natin to, guys, hindi iilaw yung ilaw natin. Kung makikita natin, no? Hindi siya iilaw. Pero kung naka-on siya, iilaw siya. Ayan. Pwede rin natin to, i-direct natin, isaksak. Tanggalin natin to para malaman natin na okay. Pwede natin i-direct isaksak ito. Ibig sabihin, pag umilaw siya, okay itong electric kettle natin. No? Pagpatay natin, mamamatay yung ilaw. So, okay siya. O natin. Ibig sabihin, okay ito. Mayroon siyang continuity. Hindi sira yung heater na ito. Ganun lang. I-try naman natin tong rice cooker natin, guys, kung okay ba ito. Saksak natin to ulit. Yung tester natin. I-try natin. So, umilaw siya. Ibig sabihin, okay siya, no? Kung makikita nyo dito, guys, naka-warm. Ang ating rice cooker ay okay. Wala siyang problema. Ngayon, para masigurado natin, guys, tanggalin natin to. Isaksak natin diretso dito. Ayan, ibig sabihin okay siya, no? Kung i-on natin, okay pa rin siya. Umiilaw. So, ibig sabihin, ang rice cooker natin okay. So, ganun lang, guys, kung paano gumawa ng improvised na multimeter or multitester natin na pwede nyo magamit kung sakaling hindi man kayo makabili ng multimeter natin. Sana, guys, nakatulong ito sa mga baguhan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, maaari po kayo mag-subscribe. Paki-press ang notification bell
para updated kayo sa susunod kong mga video. Maraming salamat sa inyo guys, hanggang sa muli.